Freya's POV. Bumaling naman si Nanay Meng kay Maricel na tahimik lang nakikinig sa pinag-uusapan namin. Maricel, anak, paano nga palang apartment mo? Nakalipat ka na ba doon? Hindi pa, Nay. Huwag po kayo mag-alala hanggat hindi pa po ako nakakalipat sa apartment. Hindi pa po tatakbo ang araw ko doon. Bale, naka-reserve na po yun para sa akin, nakapag-deposit at advance na rin po kami. Wala na pong paproblemahin doon. Tsaka huwag niyo na pong isipin yun, Nay. Ang isipin niyo po ay ang sarili ninyo. Hindi ko maiiwasan, anak, na hindi mag-isip at mag-alala sa'yo. Ganong malayo ka sa amin. Ngayon, saan ka pala tumutuloy kung hindi ka pa doon nakakalipat? Magkasama pa rin ba kayo ni Rocky doon sa mansyon? Tumango naman si Maricel. Sa mansyon pa rin po ni na Freya. Doon pa rin po ako namamalagi. Pag bumalik po kayo na Maynila, kapag okay na po ako sa trabaho ko, saka po ako lilipat sa apartment. Sandali, tama ba ang narinig ko? Sa mansyon ni na Freya? Sabay baling sa akin na matanda. Hindi ba't ang pangalan mo ay Freya, iha? Opo. Namilog ang mga mata ni Nanay Meng. Nanay, si Freya po ay isang Gileno, bunsong anak po, sambit ni Maricel. Naku, iha, hindi mo naman sinabi, pasensya ka na. Umiling naman ako habang nakangiti. Okay lang po, Nanay Meng. Sa inyo pala tumutuloy ang anak ko. Maraming salamat sa pagtanggap ninyo sa kanya. Nakakahiya naman dahil abala pa kayo ng aking anak. Naku, hindi naman po abala yun, Nanay Meng. Masaya po kami makatulong. Isa pa po, hindi na po iba si Maricel. Best friend po siya ni Rocky. Napakabuti talaga ng mga Gileno. Kaya sa Lilia, itapat ang serbisyo sa mga magulang mo noon, iha. Salamat sa inyo. Walang anuman po, Nanay. Handa po kaming tumulong sa pamilya ko ng taas puso at walang hinihingin kapalit. Magalang kumika habang nakangiti sa matanda. Nanay, si Freya po pala nagpresenta na magbayad ng hospital bills at gamot mo po. Ang daddy rin po magbibigay sa akin ng trabaho pagbalik ng Maynila. Sila po ang tumulong sa akin kaya nandito ako ngayon. Sige, di ba Rizal na nakapagpasinghap sa matanda? Hindi makapaniwala ang tumingin sa akin si Nanay Meng. Iha, totoo ba ang sinasabi ng anak ko? Diyos ko ining, nakakahiya naman. Sobra-sobra ng pagtulong mo sa amin. Nanay Meng, wala po yun. Masaya po ako nakakatulong. Ang importante po, wala na kayong isiping mamayaran at pakakasama niyo po ng ilang araw si Maricel. Bumili rin po kami ng grocery para po sa inyo, para hindi na po kayo mag-iisip pa. Ang gagawin niyo na lang po ngayon, magpahinga at magpagaling. Matanda na po kayo at yun na po ang dapat ninyong gawin. Nangilid ng luha ng matanda. Tapos tinaas ito ang dalawang kamay kahit may bendang isa. Sinayasan niya akong lumapit. Halika, iha, gusto kitang yakapin. Lumapit naman ako at niyakap si Nanay Meng. Isa kang hulog ng langit para sa aming pamilya. Maraming salamat sa lahat ng tulong, iha. Darating ang araw, maibabalik din namin sa iyo ang kabutiang loob ninyo. Matapos ang madrama na yung pag-uusap ni Nanay Meng, humarap ito kay Kate. Kate, bumili ka na makakain sa labas. Pagmeriendan muna natin sa La Freya bago sila umalis. Utos ito sa dalagita. Nay, huwag na ho. Busog po kami. Awat ni Rocky sa matanda. Opo, Nay Meng, huwag na po kayo mag-abala pa. Ayos lang po kami ni Rocky. Nakangiti ko namang sambit. Sigurado ba kayo? Mahaba-haba ang biyahe niyo mamaya pagbalik ng Maynila. Sabay naman kaming tumango ni Rocky. Sumusukong bumuntong hiningang matanda. O siya, sige. Nagkwentuhan kaming apat habang pinaghihiwa ni Rocky ng apple si Nanay Meng. Maraming nakwento sa amin si Nanay Meng. Napakasigla nito na parang walang iniindang injury. Kahit sinasaway siya ng kanyang mga anak, hindi siya sumusunod. Nawiwili ito makipagkwentuhan sa amin. Hanggang sa dumating ng oras na kailangan naming umalis, sabay kaming tumayo ni Rocky. Nanay Meng, magpagaling po kayo ha. Inamin niyo po mga gamot ninyo. Masaya po ako makilala kayo at makakwentuhan. Umiti naman to bago kinuha ang isa kong kamay. Salamat iha. Mag-iingat kayo pagbalik ng Maynila. Rocky, iho, tumawag ka kay Maricel kapag nakauwi na kayo. Tumango naman ang katabi ko. Makakaasa po kayo, Nay. Paano po? Mauna na po kami. Baka po gabihin pa kami sa daan. Sige, mag-iingat kayo. Salamat ulit sa pagdalaw. Aasahan kong babalik ulit kayo dito, ha? Oo naman po. Sige po. Yumuko ako para yakapin ito. Yumakap naman ito pabalik tapos may binulong. Salamat sa lahat, iha. Alagaan mo si Rocky at mahalin. Masaya ako para sa kanya dahil nakilala kanya. Binago mo siya. Ngayon mapapanatag na rin ako na nasa mabuting pamilya talaga si Rocky. Sana kayo hanggang sa huli. Mahalin mo siya. Kailangan niyo yun, ganun nag-iisa na lang siya sa buhay, okay? Makakaasa po kayo. Nakangiting lumayo ako ng yakap kay Nanay Meng. Tapos sumunod naman si Rocky na lumapit sa matanda. Katulad ko ay may binalong din to sa lalaki. Aalis na po kami. Bye po. Sumabay na rin sa amin si Maricel. Uuwi muna ito taas si kasoy ng mga grocery at frozen food na nasa kotseng nakalagay sa maliit na styrong may yelo. Pero bago yon, binayaran ko muna ang bill si Nanay Meng. Hanggang bukas ng hapon pa raw kailangan magstay na matanda sa ospital. Kaya pang hanggang bukas ang binayaran ko.
Tapos bumili na rin kami ng gamot ni Nanay Meng na pang isang buwan dahil isang buwan daw kailangan inumin ni Nanay ang lahat ng nireseta sa kanya. Bumili na rin ako ng iba pang vitamins. Kailangan ko lang ito, Nanay Meng. Lalo pat matanda na siya. Marami pa dapat akong bibilin for Nanay Meng. Kaso inawat na ako ni Rocky. Ewan ko ba? Simula na makita at makakwentuhan ko siya, sobrang gaan ang loob ko sa kanya. Feeling ko nakasama ko na rin si Aling Delia. Ibinaba naman si Maricel sa tapat ng bahay nila. Ang driver nang tumulong sa kanya na ibaba ang mga pinamili namin kanina. Ayaw na rin kasing bumaba ni Rocky. Baka raw magtagal pa kami. Malalagot to siya kay Mommy at Daddy kapag inabot kami ng gabi. KJ talaga? Sumilip na lang ako sa bintana at tinitigan ang bagay nila. Napangiti ako na makitang maraming talim na halaman si Nanay Meng. Maliit lang ang bahay pero kapansin-pansin ang aliwalas at kagandahan nito. Sisiguraduhin kong babalik ako dito sa bahay ni Nanay Meng. Gusto kong makita ang kabuuan ng buhay nila. Feeling ko meron silang pahingaan sa gilid kaya may napansin akong upuan. Mag-iingat kayo sa biyahe, Rocky. I-text mo ako kapag nakarating na kayo ng Maynila. Sambit ni Maricel habang nakasilip sa kabilang bintana kung nasaan si Rocky. Freya, napaningon ako sa kanya nang tawagin niyang pangalan ko. Salamat. Salamat sa tulong mo sa pamilya ko. Gumiti naman ako bago marahang tumango. You're welcome. Masaya ako makatulong. Matapos ba kapag paalam sa isa't isa, umalis na kami. Gusto ko sanang lumapit kay Rocky at maglambing. Kaso baka makalatana na sobrang driver namin. Kaya inabala ko na lang sarili sa pagtingin sa labas ng bintana. Kaso habang tumatagal, unti-unting pumipikit-pikit ang mga mata ko. Inaantok ako at buka nalata ni Rocky yun. Inaantok ka? Malambing ang tanong na siya ng kinilingon ko sa kanya. Tapos tumungo-tango. Pinagpag naman niya ang kanyang tabi. Pinapausog ako. Nasa magkamilaan kaming duro ng kotse kaya parang galit kami sa isa't isa. Tumingin muna ako sa rear mirror. Nang hindi nakatingin ang driver namin, umusog ako sa tabi ni Rocky. Marahan naman niyang inakbay ang kanyang kamay sa balikat ko at pinahilig sa kanyang balikat. Matulog ka na muna. Alam kong pagod ka. Gigisingin na lang kita kapag nasa manso na tayo. Tumango ako bago pumikit. Ilang minuto lang ang lumipas, sinatak na talaga ako ng antok. Naalimpungatan ako ng maramdaman. Ang malambot na kama. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko saka bumangon. At ganoon na lang ang gulat ko na makitang nasa loob na ako ng kwarto ko. Hindi ba't nasa kotse lang ako kanina at sumandal sa balikat ni Rocky? Anong oras na ba? Lumingon ako sa bedside table para tingnan ang oras. Mas dalo ko na windang na makitang alas 5 na ng umaga. Ganoon kahabang itinulog ko? Hindi man lang ako nagising nang buhatin ako ni Rocky. I'm sure naman siyang bumuhat sa akin. Wala namang iba pang gagawa pa nun. Sa sobrang antok ko, wala akong kamalay-malay na nakauwi na kami at nadala na ako ni Rocky sa kwarto ko. Pabagsak akong humiga bago tinakpan ang mukha ko ng mga palad ko. Oh my gosh! Binuhat ako ni Rocky. Marahas kong inilis ang kamay sa aking mukha tapos bumangon ulit. Nabigatan kaya siya sa akin? Ano kayang itsura ko kanina habang tulog? Nakanganga? May panis na laway? Mahina akong tanong sa aking sarili bago hinawakan ang gilid ng labi ko kung may natuyo bang laway. Nang wala naman ako makapal, nakahinga ako ng maluwag. Tapos pabagsak ulit na nahiga. Para akong taka na nagpagulong-gulong sa kama. Hinding-hindi na ulit ako matutulog kapag magkasama kami ni Rocky. Nakakahiya. Dahil hindi na ako inaantok, nagmuni-muni muna ako bago ko naisipa mag-asikaso na. Ganun din naman, gigising na ako dahil anong oras na rin. Dalawang araw ang lumipas, naging okay naman ang takbo na relasyon namin ni Rocky. Naging abala rin kami sa pag-review dahil sa nalalapit na exam. Minsan sabay kami nag-aaral sa bahay. Minsan naman sa library kasama si Latricia. Ganun lang umiikot ang araw namin. Ngayong araw ang balik ni Maricel. Nasa biyahe na raw ito at palawas na. Okay na raw si Nanay Meng. Nakakilos na raw kahit papaano. Masaya kami sa balitang yon. Sinabi ko kay Rocky na kapag natapos ang exam namin, pumunta kami ng Batangas para bisitahin si Nanay Meng. Sumang-ayon naman siya. Kaso sa likod ng saya ko ngayong araw dahil sa balitang okay ng nanay ni Maricel, may nakatagong kabatakot dahil nalalapit ng araw na Sabado kung saan kakausapan namin sila Mommy at Daddy about sa relasyon namin ni Rocky. Thursday na ngayon, dalawang araw na lang. Sana talaga walang maging problema. Pagka-uwi, nabuti namin ni Maricel sa sala habang nanonood ng TV. Nang mapansin niya kami, agad itong tumayo at lumapit kay Rocky. I miss you, Rocky! Napainig na lang ako dahil balik na naman siya sa dati. Nagpaalam ako sa kanilang aakit muna ako sa taas dahil may gagawin pa ako. Hinayaan ko na lang muna silang dalawa. May tiwala naman ako kay Rocky at kung may gagawin si Maricel na hindi ko magugustuhan, doon kami magkakatalong dalawa. Kinagabihan bumaba ako para kumain ng dinner. Hindi ako nakasabay sa kanila sa pagkain kanina dahil may tinapas akong i-review. Hindi ko na nga nakasalubong sila Mom and Dad kanina. Nag-text din sa akin si Rocky na pinapatawag siya ni Daddy. Nagtaka nga ako dahil biglaan, pero naisip ko rin na baka may ibibilin lamang ito.
Sabi ko sa kanya, i-text na lang sa akin kung ano sinabi ni Dad. Kaso natapos ako sa ginagawa ko, wala akong na-receive na text. Baka nakalimutan niya or busy ito. Pagbaba ko, nabutan ko sa sala si Kuya at Rocky. Masinsina nag-uusap. Pareha seryoso mukha ng mga ito. Napakuluto ako dalang ina ng boses nila na silang dalawa lang talaga magkakarinigan. Dahan-dahan ako lumapit sa kanila para sana marinig ang pinag-uusapan nila. Kaso sa kamalas-malasan sa pag-iingat ko na huwag makagawa ng ingay, natalisod naman ako. Kaya napahawak ako sa isang shelf kung saan may mga nakapatong na gamit at bumagsak ang isang wooden box with coats display ni Mommy. Gulat na napalingon sa akin sila Kuya. Alangan naman ako ngumiti. Jeez, nakakahiya. Ano-ano kasi nasa isipan ko eh. Tumayo sila pareho tas agad lumapit sa akin si Rocky. Okay ka lang? Nag-aalala niyang tanong. Tumango naman ako. Ano ba kasing ginagawa mo, bunso? Tanong ni Kuya bago ninumpot ang nahulog na display. Ano, lalapitan ko. Balak mo makinig sa usapan namin, no? Putol niya sa sasabihin ko. Nahihiyang napakamot naman ako sa aking noo. Yeah, curious kasi ako eh. Bakit kayo nagbubulungan dalawa? Lumapit naman siya sa akin tapos pinitik ako sa noo. Ang sakit nun, Kuya, ha? Para saan yun, ha? Tama lang yan sa'yo dahil chismosa ka. Hindi mo ba alam mas mga nakikinig sa usapan ng iba? Tingnan mo tuloy na karma ka. Napalabi naman ako habang iniimas ang aking noo. Feeling ko namumula yun. Sorry na. Ano ba kasing pinag-uusapan ninyo dalawa? Sobrang seryoso nyo eh. May dapat ba ako malaman? Talong ko. Nagkatingin na naman silang dalawa. Napatasuloy ako ng kilay dahil sa titigan nilang dalawa. Parang may tinatago sila sa akin. Ano yan, ha? Pag-uusisa ako pa. Umiling si Kuya bago ginulumbo ko. Usapang lalaki, bunso. May importante na kami pinag-uusapan na para sa amin lang, okay? O siya, iiwanan ko na kayong dalawa. May gagawin pa ako sa taas. Bago umalis si Kuya, nilingon niya mulit si Rocky at tumango lang naman sa kanya. Nahihiwagaan talaga ako sa kanilang dalawa. Na makaalis si Kuya at naiwan kaming dalawa ni Rocky, tumingin siya sa akin tapos gumiti. Napatigil ako dahil sa ngiti niya. Parang may mali. Bakit feeling ko may iba sa ngiti niya? Hindi katulad sa mga nakasanayan kong ngiti niya ngayon. Sa mga araw na nakakasama ko si Rocky, nakakabisado ko ng ngiti niya. Hindi ka pa kumakain, di ba? Tara, iinitin ko ang pagkain tinala sa iyo ni Lamanang. Tumango na lang ako at sinawalang bahala ang aking napansin. Baka guni-guni ko lang yon. Baka nasobra na ako sa pag-review. Inakpay niya ako at naglakad kami papunta sa kusina. Nakapangalumbaba ako habang nakatingin sa nakatalikod na si Rocky. Ang usapan namin, iinitin niyang ulam na tinira sa akin. Ang kaso, bigla nagbagong isip ito at sinabing ipagluluto na lang niya ako. Hindi ko na siya pinigilan pa sa gusto niya at hinayaan na lamang. Habang nakamasid ako sa kanya, bigla ako may naalala. Mahal, bakit ka pala pinatawag ni Daddy kanina? Anong sinabi niya sa'yo? Hindi ba naman ako nareplayan kanina eh? Tanong ko. Napansin ko namang napatigil siya sa ginagawa. Mahal, okay ka lang? Nagtataka akong tanong. Humarap naman siya sa akin at alanganin ang ngiti. Oo, okay lang ako. Sorry mahal, nawala sa isip ko eh. Tsaka may binili lang sa akin si Dad. Tumango-tango naman ako. Sabi ko lang nga ba, yun ang dahilan kung bakit siya pinatawag. Bumalik na ulit ito sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa'y nakangiti itong humarap sa akin na matapos ang kanyang niluluto. Pesto pasta ang kanyang ginawa. Saktong gusto ko rin kumain ng pasta. Wow, mukhang masarap ah. Hindi ko alam na marunong ka talaga magluto. Siyempre ako nagluto kaya masarap talaga yan. Tsaka sanay ako magluto dahil nang nabubuhay ang nanay ko, ako ang nagluluto ng pagkain namin. Wika niya bago hinubad ng apron na tumabi sa akin. Wow ha, bigla ata tayong yumabang ng konti. Natatawa kong sabi dahil hindi nakaligtas sa akin ang unang niyang sinabi. Natawa rin naman ito. Tikman mo na. Ah, sandali, may nakalimutan ako. Wala pa palang tubig. Ano bang gusto mo, water or juice? Juice. Maikli kong sagot sabay subo ng pasta. Tumayo naman siya para kumuha ng juice ko. Wow, ganitong-ganito lang gusto ko lambot ng pasta talaga eh. Ang sarap, kuhang-kuhang mo yung gusto ko. Komento ko bago ulit sumubo. Masaya ako at gustuhan mo, ubusin mo yan. Alam kong gutom ka at pagod dahil sa pag-review. Submit niya habang nakataligod sa akin at nagsasali ng juice. Matapos kong kumain, niyaya ako ni Rocky sa veranda para magpababa ng kinain. Ako lang ang nakaubos ang niluto niya at hindi siya sumubo man lamang. Sinamahan lang talaga niya ako. Nakatingan lang ako sa kalangitan habang nasa likod ko naman si Rocky at naka-back hug sa akin. Malaya naming nagagawang ganito dahil alam kong tulog na sila mommy. Hindi yun bababa ng ganitong oras. Wala din namang CCTV dito sa veranda kaya okay lang. Ilang minuto muna kaming tahimik sa basagin iyon ni Rocky. Humigpit ang yakap niya sa akin bago manay na nagsalita. Mahal kita, Freya. Lagi mong tatandaan yun ha? Masaya ako dahil minahal mong katulad ko. Isang mahirap at ulilang lubos na.
Kung tutuusin ang layo ng estado ng buhay natin, maraming lalaki masigit sa akin at pabagay sa'yo, pero ako yung sinuwerte at minahal mo. Salamat dahil pinaramdam mo sa akin ang gantong kasiyahan sa kabila ng pagiging ulila akong lubos. Masaya ako minahal mo ako. Mahal kahit ano man ang mangyari, lagi mong iisipin at itatatak sa puso mo na mahal kita at lahat ay gagawin ko para sa'yo. Gagawin ko lahat para makapagtapos at magkaroon ng magandang trabaho at mabigyan ka ng magandang buhay. Gusto kong bumagay talaga ako para sa'yo. Hintay mo lang ang panahon na yun, ha? Matagal man pero sisikapin ko ang lahat para mapantay ako sa mundong meron ka. Mahal na mahal kita. Wika ni Rocky. Humigpit lalong yakap niya sa akin. Nagtataka naman ako at bigla nakaramdam ng kaba dahil sa mga binitawan niyang salita. Bakit naging ganito siya? Hey, bakit naging madrama ka naman ata bigla? Tsaka hindi ako tumitingin sa estado ng buhay. Mahal kita sa kung ano ka. Tanggap ko lahat sa iyo. Marami mang lalaki masigit sa iyo pero sa lahat ng yon, sa iyo tumibok ang puso ko. Ikaw ang pinili ko. Tsaka hindi ko kailangan ng mayaman. Aan kong yaman kung hindi naman ako mahal. Mas gugustuhin ko pa yung tayo nagsisikap sa buhay. Sabay natin aabutin ang pangarap natin na magkasama kaya huwag ka na magdrama dyan. Tsaka bakit ba ito palagi ang topic natin? Naguguluhan kong tanong. Lalayo sana ako sa kanya para harapin siya pero mahigpit niya ako niyakap. Dito ka lang at hayaan mo akong yakapin ka. Bibihira ko lang magawa sa iyo ito kaya lulubusin ko na. Tsaka gusto ko lang sabihin sa iyo na tiparamdam ang pagmamahal ko para sa iyo. Nakakapanibago lang dahil ang drama mo at saka sobrang haba ng sinabi mo. Hindi ako sanay. Isa pa sa mga sinabi mo naman para magkakalayo tayong dalawa eh. Eh, imposible namang mangyari yon, right? Dito ka lang sa mansyon. Hindi tayo magkakahiwalay na dalawa. Sabay pa nating haharapin sila mom and dad para sabihin ang relasyon natin, hindi ba? Humigpit lalong yakap niya sa akin. Masiliksik niya ang kanyang mukha sa aking leeg dahil doon, nagtaas ang tuloy ang balahibo ko sa batok. Yeah. Naging tahimik na ulit kaming dalawa. Walang nagsalita at parehas na lang kami nakatingin sa kawalan. Ewan ko pero bigla ako minagabag ng mga sinabi ni Rocky. Hindi siyang tipo ng lalaking ganito eh. O siguro timing lang dahil sa katahimikan ng gabi at sa ayos namin. Kaya niya nasabi ang mga yon. Sinawalang bahala ko na lang iyon at dinamnam ang sweet moment namin. Bibihira lang ito kaya lulubusin na. Ilang minuto rin kami nagtagal sa veranda bago nag-aya si Rocky na umakyat na. Maaga pa kami bukas. Friday na. Isang araw na lamang at aharapin na namin sila mommy. Kailangan ko maghanda. Kung sakaling hindi sila payag sa lalusyon namin ni Rocky, hindi ako papayag na paghiwalayin nila kami. Nasa tamang edad naman ako at hindi naman kami magkapatid ni Rocky, kaya walang problema. Sana lang matanggap nila kami at walang maging problema. Sana. Kinabukasan, maganda naging gising ko kahit naging medyo madrama ang boyfriend ko kagabi. Pero kahit na naging madrama ito, sobrang sweet naman niya. Nag-asikaso na ako agad para makababa at makita si Rocky. Kaso ang sayang naramdaman ko ay biglang naglaho nang hindi ko nakita si Rocky sa dining area. Dumapit ako sa isang maid para tanungin kung nakita nila si Rocket ang sagot sa akin, maaga raw umalis, kasama si Quezac at si Maricel. Iahati daw naman ito si Maricel sa apartment nito, tapos may pupuntan daw sila ni Kuya. Si Mom and Dad naman kaalis-alis lang daw. Ang ending ako lang mag-isa ngayon sa mansyon. Wow, akala ko maganda magiging araw ko. Kinuha ko sa aking bulsang cellphone ko para i-check kung nag-text ba si Rocky, kaso wala ako na-receive kahit isa. Nakakapanibagong hindi siya nag-text at nagsabi sa akin. Baka walang load kaya hindi ako na-text. O baka biglaan na naging lakad nila. Tapos nga walang load. Bumuntong hininga na lang ako bago na upo sa hapag at kumain mag-isa. Papasok din ako ngayon mag-isa. What a good day, ha? Girl, okay ka lang? Kanina pa busang ang mukha mo. Why, nag-away ba kay ni Rocky? Nag-aala lang tanong ni Trisha. Umiling naman ako bago yung mukha sa pagkain ko na hindi ko pala nagagalaw hanggang ngayon. We are here in the cafeteria eating our lunch, and since this morning, my mood is not really okay. It's only getting worse now because Rocky still had not texted me. He hasn't texted even once. I have texted my brother if they are still together, but even my brother still has not replied. Kaya mas lalo ako naiinis na. Lunch break na. Akala ko makakasabay ko sa Rocky sa pagkain, pero wala. Hindi niya ako sinundo sa room. Wala pa rin siya sa ibaba ng building namin kung saan niya ako lagi iniintay. Hindi ko alam kung pumasok pa sila ni Kuya o hindi. Sisi, ano bang problema at nagkakaganyan ka? Kung hindi kayo nag-away ni Rocky, then anong dahilan ng pagbasangot ng mukha mo? Tanong naman ni Alicia. Bumuga ako ng hangin bago binaba ang hawak kong tinidor at sumandal. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Mula kaninang umaga, hindi ko pa nakikita si Rocky eh. Sabi sa akin ang maid namin umalis kasama si Kuya at Maricel. Iahati daw nila si Maricel sa apartment nito. Tapos may pupuntan pa raw sila Kuya at Rocky. Gosh, 6 pa lang yata ng umaga umalis na sila eh. Iniwan nila ako sa mansyon at ang nakakasama pa ng loob, hindi man lang ako tinag si Rocky o kahit man lang ni Kuya para sabing umalis sila.
And until now, wala ako natatanggap na text. Hindi rin ako sinundo ni Rocky sa room o sa baba ng building natin para sumabay mag-lunch sa atin. Kung sakaling nakabalik na sila ni Kuya, sana pinuntahan niya ako, diba? Hindi siya ganito eh. Masama ang loob na kwento ko sa kanila. Baka busy lang sila ni Kuya Zach. Baka may inasikaso, baka naman ito sa nila tito at tita. Huwag ka nang mainis dyan. Hintay mo na lang paliwanag mamaya ni Rocky. Siguro naman may magandang rason yun. Kumain ka na muna. Tsaka huwag mo muna isipin niya at mag-focus ka sa pagre-review natin. May quiz din tayo mamaya. Mahina ang sabi ni Trisha na siyang kinatango ko na lang. Siguro nga, baka busy lang o baka hindi pa sila nakakabalik sa university. O sabihin na natin na baka hindi sila pumasok. Cheer up, sissy. Kumain ka na. May dahilan ng boyfriend mo, sigurado yan. Hindi naman nahayaan ni Rocky na mag-isip ka at mag-alala sa kanya eh. Komento rin na Alicia habang kumakain ng pizza. Bumaga ako ng hangin at maring pumikit para pakalmahin ang sarili. Tama sila. Hindi dapat ako nag-iisip ng kung ano-ano. May dahilan si Rocky. Yeah, that's right. Sabi na lang ni Freya sa sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone.